Today we're going to bust a scam, or we're going to demonstrate that the oil companies have been keeping a secret from everyone that would allow... Magandang araw. Ito naman po yung sa amin. 12.9, 1.5 amp. Nasa 20 watts lang. Nasa 20 watts lang po ito. Kulang-kulang 20 watts. Sa 100cc na motor. So pagmasdan niya po yung bubbling ng aming Hho generator, ganyan po siya kaliliit para dire-diretso po, walang putol yung papasok sa makina. So sa idle, nasa 8.9 watts lang po yan. So nasa 9 watts lang po. Ayan, katulad yan. Paputukin natin itong nakakabit sa Suzuki na minivan. Ito po yung kinalang namin na pang motor din lang po yung Hho generator. Yung apiray lang po ng kanina, yung bubbling na yon. Nasa 1.1 ampere. Nasa 12 watts lang po yan. So 1.1 ampere po yan. Mabigat yan. Magaan lang na magaan po yan sa alternator. Pag silinyador natin, abot siya ng 2.2. Sabihin na lang natin 29 watts or 50 watts, kamo na lang. Kasi minsan, pag mainit na mainit na, abot ng 4 yung ganyang kaliit. Pero napakababa pa rin po sa 50 watts. So lagi ko pong pinapapansin sa inyo pag yung ano po kami ng bubbler. Yan po yung bubbler namin, wala po siyang breather. Pero kahit na 3,000 RPM, ganyan po siya. Dire-diretso po yan. 10 seconds, dire-diretso. Na 3K RPM yan. So, kailangan dire-diretso ang bubbling para dire-diretso din ang walang putol ang papasok sa makina na may hahalo sa air intake na papunta sa combustion chamber. Dire-diretso po yan. So, ipakita naman natin yung tutok niya. Sige. Pwede mo. So, ganyan lang po kalit. Pero, ang lakas po niyan. So, ito po yung feedback po ng kinabitan namin. So, isa lang po ang mga feedback ng kinabitan namin nasa last ng video namin. What I'm talking about is these HHO kits that you can buy online or on eBay that use the electrical system of the car to break water into hydrogen and oxygen and then feed that hydrogen and oxygen mixture into the engine in order to improve its performance. They're tempting because they're not real expensive and they're relatively easy to install. The question is, do they work? Now, if you ask a physicist whether or not they would work, they would say, no, it's ridiculous. There's no such thing as a perpetual motion machine, and there is no thermodynamic principle that would allow them to work. Problem is, a normal internal combustion engine has an efficiency of about 35% of the burning of chemical energy. 65% is converted into heat. It's the hot exhaust. It's the reason you need a radiator or fins on the engine. The mechanical output from the engine has to be used to drive the alternator. Typical efficiencies of an alternator are about 70%. It's relatively low because an alternator bleeds off some of its output in order to energize the copper coils that produce the magnetic field. Tama naman yung sinabi niya. That yung alternator has to be fed into the electrolytic cell to break up the water into hydrogen and oxygen. Siyempre, pag mabigat ang wattage ang linagay mo, naturalmente, bibigat yung papaykutin ng makina. Eh, 79 o 80cc lang yung makina niya. Pero, pagmasdan nyo yung wattage na ginagamit niya dun sa Hho generator na nabili niya. So, pansinin din po yung box. So, isa pang kakargahan ng Hho generator yan. So, mas magandang dinerecho na lang niya sana. Okay. So, tignan nyo na. So, pag-on pa lang. 565 watts. Nasa 565 watts down there. Right there. 565 watts.
down there. Right there. Watch na pala. Kaliit na makina, 80cc. Tapos pinabot ng 560 watts. Kabigat na. Okay. So, tignan natin. PM gauge over there. It's not necessary for the test, but it gives us a little feedback on the engine. Ito ba naman ang pag... Napaka-importante ang RPM. 1 minute, 5 seconds. Ikaw ba ang pabuhatin ng sobrang bigat? Ito talaga mahirapan ka. 570. O, pwede mo na paanda rin na 100% yan pag alam mo lang ginagawa. We're about 540 watts. Ulitin natin. Ayan. 562 pa nga eh. 570 kung minsan. So, talagang napakabigat. Tama naman siya dun sa kanyang theory na talagang siyempre, ikaw ba naman ang napakabigat yung binigay mo? E, samantalang yung sa amin po, yung pang motor namin, 0.8 ampere. Equivalent of wala pang 10 watts. Gano'n na lang yung bumbilya ng motor. Parang 10 watts lang yun. Hindi mabibigatan. Kasi ang ano naman natin dito, point lang natin po dito, is yung dagdagan lang natin yung lakas ng ano. Yung parang high-octane, ginawa nating okay. High-octane. So, pansinin yung bubbles natin. Yan, katulad yan. Na bubbles, yan yung, yung sa amin, walang bubbles na maliliit, dire-diretso po yan. Pero yung sa kanya, malalaki, paputol-putol yan. Tapos napakabigat pang wattage. Eh yung sa amin, nasa 10 watts to 85 watts. 85 watts, SUV na po na. Kung saan po po ninyong hydrogen? Ito naman po yung masasabi ng... Meron din mga pag-aaral na ginagawa na pwedeng kunin yan from your natural gas. So, mga engineers yan, natin po yan na nagtatrabaho din sa gobyerno. It has proven already na pwede. Kaya lang, yung proseso kung paano gagawin yan, yun ang medyo may kamahalan. Si Joel, mula. Pero yung sasabi ko ang dual fuel, pwede siya as ginagawa na ngayon. There are researches being done in India there in 2007. So meron na sila doon, may catalyst silang ginagamit. And sa US, yung nasa Shell, I know they are doing experimental tests already. Tubig is life. At ngayon, tubig is tandaan, additive lang po yung sa atin, hindi 100%. Medyo malayo pa po yun. So yung sa atin, tandaan, additive lang po yun. So hindi naman kailangan ng masyadong maraming HHO gas. So kailangan lang natin maliit lang po 'yun. Kumbaga sa ano, nagdagdag lang ng tapang dun sa fuel natin, parang naglagay po tayo ng high octane dun sa fuel. Mas nasusunog. Mapapansin niyo naman po yung mga oil natin, hindi masyadong nag-iitim. So pag hindi nag-iitim, hindi din masyadong nagdudumi yung ating makina. So dun makikita nyo yung effect eh. Kayo na mismo po ang makakaramdam nun pag yung nagpa-install po kayo at saka yung mga dati namin, mga customer. Nandun sa last part ng video ng kinabitan namin, makikita nyo yung feedback.